Hi everyone, this is Mommy Che and welcome to my vlog. And today I'm gonna feature another bag. The last time na feature ko yung what inside my bag, and I have another bag. And sa lahat ng mga nanonood ng video ko, I'm sure you know na I have a daughter, another daughter. She's 10 months old, and palagi kami nagdadala ng diaper bag. Ito yung feature ko ngayon. It's a diaper bag. Kasi most of the time, before mangyari tong situation na to, palagi kami nasa labas. And always, we always bring a diaper bag. And today, I'll show you kung ano yung laman ng diaper bag. So, it's para siyang backpack. Pero it's a diaper, it's called diaper bag. Meron akong ginagamit na isang diaper bag dati. Regalo din siya sa amin ng baby shower, pero maliit na siya. Ito, regalo din siya ng baby shower. Pero bago ko i-show kung anong laman ng bag, meron mga feature itong bag na to na maganda para sa akin. So, itong front niya, so may mga pockets siya. May pockets nito na pwede kang ilagay. Mamaya ko na ipapakita ko nung nasa loob ng bag. So, ito, yung dito, yung pocket niya outside, para siyang insulated. Pwede kang maglagay dito ng water, ganun. Para pag umiinom siya ng formula, so dito mo ilalagay yung tubig niya kasi insulated siya. Yan, insulated yung itsura niya. Yan. Tapos, meron pa siyang pocket dito. So, meron siyang butas dito. Probably for tissue paper, wipes, na pwede mong ilagay. Yan. So, mamaya ko na ipapakita kung anong nakalagay. Tsaka meron pa siyang isang pocket dito. Tapos, itong backpack, ang maganda pa dito, ang nagustuhan ko dito, kasi meron siyang zipper dito sa likod. Yan. So, nandyan yung loob, yung laman nung nasa loob. Siyempre, para mas madaling makuha. Diba, meron kang kailangan. So, makikita mo na kung anong kailangan. Hindi ka na pupunta dun sa pinakaloob. Bahalungkatin mo siya para makita kung ano yung kailangan. So, ngayon, papakita ko na what's inside this diaper bag. So, dito sa labas, this is bubble gum. Kay Isabel to. So, dito niya nilalagay minsan yung ibang gum. Yung snacks niya, minsan dito niya nilalagay. So, yun yung laman dito. So, dati dito, meron kami nidadala na formula. So, dito namin nilalagay sa insulated na packet dito sa labas. At meron ding safety pin o portable. So, one of the games yun, sa Japanese kitchen, ang sagot portable. Kaya may sagot ako na portable. Kasi nandito siya. In case of kailangan. So, meron akong nakalagay dito na safety pin. So, dito sa right na packet, ang nakalagay dito ay EpiPen. Ito yung ini-inject kapag meron kang allergies. So, si Isabel, yung panganay ko na anak, meron siyang peanut allergy. So, in case may mangyari sa kanya, hindi siya makahinga kasi nag-pulse yung kanya. Tapos, nahirapan siya humina. So, i-inject mo lang siya dito sa may legs. Yun. Ito yung gamot. EpiPen. Expiration niya sa June 20. So, nilalagay ko palagi dito yan. In case of emergency. Tapos, have hand sanitizer. Another hand sanitizer. So, bigay lang dito sa akin ng kaibigan ko. Meron na naman po siyang receipt. Cash to na naman. So, babalik ko na ha. Tapos, dito. So, pwede kang maglagay dito ng tissue or wipes. Pero sa akin ay nakalagay dito ay boogie wipes. Kasi minsan, halimbawa, merong sipon yung baby mo. Huwag kang gagamit ng basa table napkin o tissue. Kasi magdadry yung ganito nila. Magdadry. So, kaya meron ako nitong boogie wipes. Nakalagay dito, made with natural saline. So, para hindi siya madry yung ganito niya sa ilong niya. So, ito yung ginagamit namin. Kapag meron siya dito, just in case lang.
So meron siya dyan kasi dati may sinisipon. Pero ngayon okay naman siya. So dito sa loob, dito sa labas, meron pa rin hand sanitizer. Yan. Para mas ano, madaling gamitin. So yan, meron ganito para talagay mo na lang yan sa hand sanitizer. Ano. So dito sa loob, pwede kang kumuha dito sa loob. Pero, yan yung laman ha. So meron akong wipes, may pouch, merong bib, merong burp cloth, tapos saka iba pa. Pero ang open natin yung dito sa harap na zipper. Ayan. So yung laman niya, meron akong ganito. Nakalimutan ko yung anong tawag. Pero ginagamit siya pag papalitan mo ng diaper. Especially pag lumabas ka, meron naman silang sa restroom yung table. Nakalimutan ko yung tawag. Pero yun, ito ilalagay mo. Para hindi mo lang siya basta ilalapag doon pag magpapalit ka ng diaper. So, ito yun. Yan. Ayun. Tapos, meron akong extra na blankie. Blankie yata tawag dito eh. Or basta toy. Kasi di ba yung mga baby, mahilig sila may hinahawakan. So, meron lang akong extra just in case na ma-board siya. So, ayan. Picture na yun. Bigay lang yun ito. Baby shower sa atin. Tapos, ito labas ko din yung pouch. Yung pouch. May pouch ako dito. So, yung laman ng pouch, meron extra toy. Kasi for teething, di ba, pag, ano, nagkakaroon sila ng teething, meron ako teether na toy. Yan. Meron din ditong diaper. Ang laman ng diaper dito ay 4. Pero usually, 6 yung nilalagay ko dito. Just in case lang. 6. Pero ngayon, 4. Badagdagaw ko na ng mamaya ng dalawa. So, meron akong 4 ngayon na diaper nito. Tapos, andito yung immunization record. Kasi most of the time, pag meron silang appointment, lagi ko nakakalimutan yung immunization record. So, nilalagay ko na siya dito para easy access. Para nasa akin palagi. Yan. Para in case nahanapin during doctor's appointment, nandito lang siya. So, makukuha ko agad. Yan. Tapos, meron din akong spoon. Kasi nga, palagi silang nagugutom, di ba? O, gusto lang nilang kumain. So, meron akong disposable spoon na dinadala. Para, kasi minsan, pag nasa labas ka, wala ka namang makikita at minsan na disposable spoon. So, meron ako disposable spoon. Tapos, meron din ako dito parang rice cereal. So, inalis ko na kasi yung food nila, yung baby food. Ilalagyan ko ng konting rice cereal. Tapos, ito, fresh na to. Pero, nung wedding to, yung natin yung namin last time. Meron din ako Tacitin. So, just in case meron silang diaper rash, at least ever ready nandito sa pouch. Meron din ako yung bag para pag meron kang pag nag-change ka ng diaper, hindi mo basta itatapon sa trash. So, lalagay mo dito sa plastic bago mo itapon sa trash. Tapos, meron din ako yung disposable bin. Kasi nga, di ba, messy sila kumain. Meron akong extra na disposable bin dito. Meron din ako lotion. Kasi, para lang, ano, minsan gusto mo lang kasing amoy na mabango sila. So, lalagyan mo lang lotion para mabango. Yun. Tapos, may extra merong nagbigay sa amin ng pin. Ito ko nilagay. Kasi just in case na gusto mo na may ka-ek-ekan siya pag lalabas na kalimutan mo. So, yan. Tsaka itong headband. So, ito yung laman ng pouch. Yung pouch pala yun. Tapos, dito sa bag, meron akong wipes. Siyempre, pag mapapalit ka ng diaper, kailangan mo ng wipes. Yan. I'm sure yung mga nanay dyan, alam na yung mga nilalagay sa diaper bag. Pero just in case, mga first time mom, alam nila kung ano yung pwede nilang lagay sa bag nila, sa diaper bag, just in case na lumabas sila. So, yan. Tapos, meron pa rin ako dito na, ito yung pwede mong makita dito sa side na zipper. Ito na yun. Yan.
So, meron akong dalawang extra na bib. May disposable bib ako doon kanina. Meron pa rin akong dalawang na bib. Extra. Just in case na kailangan. Tapos, meron din akong dalawang burp cloth. So, ano ba yung burp cloth? Or cloth? Kung ano man tawag dito, whatever. Itong burp cloth, nilalagay ko dito. Yan. Pagkakargihin ko siya. Kasi hindi natin alam minsan kung ano yung texture o yung material nung mga shirts or kung ano man ginagamit nating damit. So, minsan, baka sensitive yung sinong baby. So, para pag natulog sila, naka-ganon yung mukha nila sa'yo, ano siya, hindi magkakaroon ng rashes yung skin nila. So, yan, nilalagay ko dito yung burp cloth. Yan. Kasi minsan, di ba, mayroon mga stickers, or mga ibang print, or mga sequence, yung damit, o para makover yung damit mo. Tsaka minsan madumi, di ba? Para makover. So, ito yung ilalagay mo sa'yo, yung burp cloth, para pag nakasandal sila sa'yo, natutulog sila, or karga mo man sila, safe, kasi cotton siya, 100% cotton, yung burp cloth. Yan. Tapos, meron din ako dito na, ano bang tawag nito? Pag nagpapa-breastfeed ka, so, i-cover mo lang siya, lalagay mo dito. Yan. Para may cover. Para kahit nasa labas ka, hindi ka mahihiya kasi meron kang cover. Diba? So yun, lalagay mo lang siya sa loob. So pwede na siyang mag-breastfeed sa'yo. Para may cover ka. Yan. Nursing cover, matawag ito. Nakalimutan ko na. Pero yan, meron din ako dalang ganyan. Tapos, meron din ako dito na extra damit. Bakit? Kasi minsan madumihan sila o kaya ma-aksidente mabasa ng pipi or kung ano man ang mangyari. At least meron kang extra. Yan, extra lang. May extra lang siya. Yan. Tapos, meron din ako ang dalang sweater. Kasi minsan, malamig yung, especially dito, pagpagabi na, medyo malamig yung panahon. So, meron siyang sweater na dala. Just in case na kailangan niya. Ba? Tapos, meron din akong dalang extra na isa pang burp cloth. Yun. So, yun na yung laman ng aking diaper bag. Ah, meron pa pala. So, meron akong patch. Pero hindi ko na siya ginagamit eh. Kay JC to dun sa bunso ko na anak, yung sa 10-month-old. Kasi, meron siyang sa mata, ptosis. So, medyo maliit yung isang mata niya kasi yung eyelid, parang mababa yung eyelid. Lasip, hindi nakalimutan ko ang tawag, pero ang tawag is ptosis, na mas maliit yung isang mata niya. So, nag-google ko kasi na i-cover mo yung healthy eye niya para na exercise yung isang mata niya. Pero hindi ko na tinuloy kasi sabi nung nagpa-appointment kami, check mo, hintayin mo na dun sa next appointment ko, anong gagawin. Kasi healthy naman yung mata niya. Healthy yung mata niya. Yun. So, that's it. Wala nang laman. Diaper bag. So, yun ang laman ng aking diaper bag. Pero kung meron ba kayong suggestions or comments na dapat ilagay dito sa aking diaper bag, let me know. Or kung nagustuhan niyo yung video ko, comment pa rin kayo. Yeah. Thank you for watching my video. This is Mami Chia again. Don't forget to like and subscribe. Thank you! Bye! I like a little bit.